So it's your main mapapito guapito Josh Pitt and I hate intros. Mapunta na tayo on how I started editing. Ano ba yung mas magandang malapit? Ito. Bago tayo magsimula doon, papunta ako sa journey kung nasaan ako ngayon, di ba? Pag-usapan muna natin yung panahon kung kailan ako nagkaroon ng PC. So way back 2008, doon kami nagkaroon ng isang mag-arbong PC. Yung PC na to, tuwan-tuwa na rin kami kahit yung specs na Pentium 3, 128 MB RAM, and 120GB na hard disk drive. And yung PC na to ay bigay sa amin ni Singing Grandma. Buting sahin ko po yan na nakanta. And going back, specifically, ginagamit lang siya sa Microsoft Word, sa pagka-calculator. Ayun pa yung mga bagay na nagagawa nun eh. Pero naisip ko one time, no? Siguro hindi lang yun yung gamit ng PC. Kasi nung naging gala ako sa internet, ang dami kong nakita like animation, music production, paggawa ng video. At iniisip ko kung paano sila nag-upload ng video throughout the internet. At para makapunta kami sa kabilang ibayo ng internet, kailangan namin gamitin itong armas na to. Yan. Yung smart bro na yan na pinagtsatsagaan namin magkakapatid, hindi siya sponsored. Ano yung sabi mo? USB smart bro, nakaka-miss. Nakaka-miss, no? Okay. Dito ako. So kakagala ako din sa internet at natuto din ako mag-download ng KeyGen ng PopCap, no, para ma-record ko din yung mga gameplay ko. Ang ginagamit ko po na pang-record ng gameplay ko is Bandicam. Yung hindi mo alam kung paano tatanggalin yung watermark sa taas. So i-YouTube mo, Bandicam, no watermark, full version, free download. At pag tapos na sila mag-Friendster, FB at mag-YouTube, eh ako naman ay tatambay sa Newgrounds at Stick Page. At kakatambay ko sa Newgrounds at Stick Page, eh na-inspire din ako gumawa ng sarili kong animation na Stickman. Ito nga yung mga inspiration ko sa likod eh. Yan, nakikita nyo? Pero yun yung mga panahon na kaysa ina-addict ko mag-edit, eh ina-addict ko mag-animate gamit yung Adobe Flash. At sana na ipakita ko sa inyo yung mga obra na nagawa ko dati. Ako nalulupitan na ako dun eh. Sana nga na-upload ko sa YouTube yun somewhere eh, para napakita ko sa inyo yung mga dati kong gawa. Sayang. So fast forward sa 2011, eh pumasok ako ng isang vocational IT course kasi hindi pa namin afford mag-college nun. At sa kabutihang loob ng aking nanay, no? Eh binilhan niya ako ng PC. Worth 2,700 and ano yung specs? Pentium 4, 512 MB RAM. Maniniwala ba kayo yun yung specs nung dati? Well, to be fair, na-miss ko yung mag-animate, pero dito na. Ito na yung taon na pumasok na yung editing sa buhay ko. Dito na rin pumasok si Movavi Editor. Kasi dito ko na ine-edit yung group projects namin mula sa programming, sa networking, hanggang sa nahumaling na ako mag-edit, ay tumatanggap na ako ng project sa kabilang section na ako na yung nag-edit sa kanila. Tapos babayaran nila ako at idadagdag ko sa baon ko. Busan ako nahininga doon. Ang dami kong tinanggap na racket noon. Ito, yung mga ganito, yung mga banner sa pa-birthday. Para lang magkapera ako noon that time, no? Naglaon, nasira na naman din yung PC na to na binili sa akin ng aking nanay. At alam mo kung ano yung mas masakit doon? Lahat ng files doon sa loob ng PC na yon eh hindi mo na makukuha. At since nasiraan ako ng PC noon at muntikan ako masiraan ng bait kasi wala akong PC noon, umisip ako ng paraan kung paano ako makakapagpundar sa sarili ko ng isang PC. Good thing no, nung pagpasok ko sa school noon, natuto ako kung paano mag-ayos ng computer, paano mag-Photoshop at paano mag-edit. So yun yung ginamit kong matinding armas, no, para makapag-racket ng matindi. Yun yung mga panahon na kumikita ako ng 200, 500, 1,000 hanggang maipon ko na yung pambili ko ng bagong PC. Pero syempre, sa hirap ng buhay, no, masuunahin ko pa bang bumili ng PC? Eh kailangan namin mag-survive sa buhay. So yun, pinanggastos na lang namin sa pang-araw-araw namin kasi aanuhin mo may PC ka nga kung nakikita mo naman yung mga kapatid mo o yung buong pamilya mo na nagugutom, including you, di ba? Hindi naman sa nagdadrama, no? Pero sa hirap ng buhay kasi talaga mas pipiliin mo na lang mag-survive kesa unahin mo yung sarili mong luho. Eh. Nawawala na ba tayo sa course ng editing? Huwag ka mag-alala, papunta na tayo dun. Ito, kukwento ko na nga sa'yo. Eh. Yun, yung mga panahon na yun kung saan nakilala ko si Sony Vegas 7. At ito yung mga panahon na kung saan nag-igting pa yung hilig ko sa pag-i-edit. Kasi ito yung mga panahon na ito na nahihilig ako sa dubstep. At napanood ko itong clip na to. So ito po yung clip na yon. Pero yan yung mga video na kinahihiligan ko noon. At bakit umigting yung hilig ko sa pag-i-edit? Kasi parang binalik nito dati yung hilig ko sa animation. Eh parang nag-a-animate ka din kasi pag ginagawa mo yan eh. Kakanood ko kay EDM Lyrics. Doon naging intensive yung pagkakalkal ko at pag-i-experiment ko when it comes to editing. 1.5 years and ito yung nagawa ko. Yan, nakikita niyo sa likod. Sorry, hindi ko kayo nabigyan ng warning. And sa sobrang lupit ng gawa ko, 'di ba? May isang DJ sa ibang bansa no na natuwa sa gawa ko kasi inedit ko yung kanta niya and binili niya sa akin yung video na yon for $100. At isang napakalaking karangalan yun para makilala ng isang DJ sa ibang bansa yung gawa mo. And the year 2016 to 2017. Kung saan yung mga kaibigan ko? Ang bonak mo, Josh Pin. May mic ka dito, hindi mo na-record. Ba't naman kasi wala kang mic, inayupak ka. And madako tayo sa 2016 and 2017. Kung saan yung mga kaibigan ko ay nahihilig na sa vlogging. And here, your guy, right here,
is their number one basher. Hindi naman basher na parang ako yung nag-keyboard warrior sa kanila. Huwag ka na mag-black, ang pangin mo naman mag-black. Hindi naman talaga parang to let them down. Yung parang nakikipagbiruan lang sa kanila. At sinabi ko sa sarili ko, no, lahat ay pwede ako maging. Huwag lang sa vlogging. And guess who's eating his words now? Yeah. Pero before that, no, dumating ako sa panahon na nagpresenta ako mag-edit ng mga videos nila. Kasi, syempre, naiengganyo din ako on how vlogging works that time. Natutuwa ako paano magpasok ng magagandang music, magkaroon ng video coherence, yung pagkakatuloy-tuloy, at kung paano mo makukwento sa mga tao through editing yung mga nangyari nung araw na yon. At napunta ako sa point na sinabi ko sa sarili ko, maybe I got the knack. Arte naman nun. Pero sa Tagalog, no, I think meron ako binatbat pagdating sa pagbablog. Kasi able naman ako makapagbanter ng tito jokes. Outspoken naman ako. Magaling naman ako mag-edit. And able ko naman i-express yung sarili ko sa pamamagitan ng pagsasalita, di ba? And dumating ako sa point na sinabi ko sa sarili ko, bakit di kaya ako mag-vlog? And with the support of my friends, no, nung time na yon, kahit pinag-aasar-asar ko sila ng mga oras na yon, able nila akong suportahan. And the reason ko bakit gusto ko mag-vlog, no, kasi nakikita ko yung sarili ko na nakikipagsabayan sa career nila Will Dasovich and nila, ayun, no, Idol Kong TV. I'm not there yet, pero I'm getting there. Andun din ako sa part ng vlogging career ko, no, na kahit hindi ako nakakatawa, basta pag napanood nila yung video ko, nakakatuwa. Gets the difference? It doesn't have to be funny, di ba? But it has to be entertaining. Tama ba yung grammar ko? I don't know. At since nakuha ko na yung opportunity ko na makapag-start ng vlog, I give it a shot. So in this clip right here, mga kaibigan, no, nakikita po natin na si Josh Pint dito, eh, nag-start na po mag-vlog. At nakikita niyo na rin po yung prowess niya pagdating sa editing, no? Sinubukan niya pong maging madaldal sa harap ng tao kahit iniisip po ng ibang tao na mukha siyang baliw, no? Na nakikipag-usap sa sarili niya gamit ang camera, pero hindi po yun yung nagpahinto sa kanya para abutin niya yung pangarap niya na maging the best vlogger in the Philippines. Regardless kung ano man yung sasabihin ng mga tao sa akin nung time na yun, eh ginawa ko pa rin kung ano yung gusto kong gawin. Well, passion driven ako nun, eh. Hindi naman ako nagpapapigil habang nag-aalab dito yung passion sa puso ko. Sino ka ba para pigilan ako? And I was using my laptop, no, to edit my vlogs, and in-apply ko lahat ng natutunan ko when it comes to editing sa sarili kong vlog. So yun, naging passionate ako doon. Talagang in-all out ko pagdating sa editing. So umaccept ako ng mga volunteering works, no, with regards to editing. Nag-volunteer ako na i-edit yung vlogs ng mga tropa ko. Basta lahat, no, with regards to editing, no. Yung pinaka-proud na moment ko, no, sa pag-i-edit, no, I even got my work, no, to appeal to almost 15,000 people ng live. Di po ako nagbibiro. Ayan, no, Mowa Arena. Ito, edit ko yan, no. And habang tuwang-tuwa ako na nakikita ko yung gawa ko doon, no, sa Mowa Arena, eh sinabayan ko na rin ng konting vlogging. Mantay mo, sobrang tibay mo, no? Nag-vlog ka na, naging editor ka pa, naging security ka pa. So yung year na to, ito yung taon na kung saan pinaka-proud ako sa sarili ko kasi ang dami kong na-achieve. And alam ko sa sarili ko na marami pa ako ma-achieve. 2018. During those time, no, hindi ko in-expect na yung channel ko isasabog na lang ng dahil sa pa-contest ni Idol Kong TV na ito. At ito yung entry ko. At ito yung nanalo. Natalo man, pero huminto ba ako? Siyempre hindi. Kasi yung goal ko noong 2018 ay maging kilala yung channel ko sa content na ginagawa ko at sa editing na pinapamalas ko. So hindi man ako nanalo ng laptop noon, eh napanalunan ko naman yung puso ng madla. And my main goal na maging kilala sa vlogging and editing took a different course. Kasi noong mga oras na yon, hindi na siya nagpapakontest para sa laptop, but then nagpapakontest na siya sa paghahanap ng the best editor in the Philippines. Opo, si Kong TV ay naghahanap po na mag-i-edit ng vlog niya. At noong mga panahon na yon, no, ay tuwang-tuwa ako na kahit hindi ako yung nanalo ng laptop na yon, sisiguraduhin ko na ako naman yung mananalo ngayon. Bugbog sa college, maraming problema, mabagal na laptop, hindi yun yung magiging dahilan para hindi ako manalo rito. I mean, dude, that's the real deal. You get to win 15K and you get to see and to work with your idol. Knowing na kailangan kong isakripisyo yung mga magagawa ko sa channel ko para sa kanya, di ba? I still took the challenge. I mean, opportunity already knocks on your door. So ano pang gagawin mo, di ba? And tulad nga na sabi ni Alexander Hamilton, I am not thrown away ma shot. At inedit ko yun ng mabilis sa napakabagal kong laptop for 3 days. Ito nga yung laptop po, pinasabog ko na. At the time na na-post ko yun, no, nagulat ako na within 3 days, no, able na ito ma-achieve yung 100K. I mean, dati halos mabaliw-baliw ako pag nagkaroon ako ng 10K nun, eh. At sa tulong din ni Henrik, eh nakita din ni Kong TV yung intro video ko para sa kanya. And before pa man sabihin nito, yung pangalan ko kay Kong TV, eh napanood niya na pala yung intro video ko. Waited for 2 weeks, na-receive ko yung email mula sa lalaking to. Sobrang tuwang-tuwa ako nun and I'm really out of words, no. The time that I received that email na hinihingi niya yung number ko. Tinawagan ako, then pinapunta ako ng condo, then pina-edit na sa akin yung kauna-unahang video na ginawa ko sa kanya.
Which is ito. Yan po yung unang video ko, hindi po yung Lamon, no? First appearance, Lamon, first video na inedit ko sa kanya is Alerto. Now you know. At doon din nagsimula yung Kong TV, Josh Pint, Dynamic Duo. Gusto ko yan. Nakakatuwa lang isipin na throughout those time, no, we were able to be trendsetters pagdating sa vlogging and sa editing. And also yung pag-click ng ideas namin. At di lang yan, kasi mas umigting pa yung mga matitinding ginawa ng buong team Payaman noong 2020. And also, 2020 is where I went sicko mode again, editing Kong TV's vlog. To new meme templates and to trend-setting phrases, we've all done that. At sa mga hindi pa nakakasabay sa journey namin ni Kong TV way back pa noong 2018, no? Eh may napag-usapan kami bago mag-2019. Napag-usapan namin yung mga magiging future plans ko kasi hindi naman daw lagi editor na lang ako. Like, paano yung kung 100K na daw ako? Editor pa din niya ba ako? Sabi ko, yes! Oo, editor pa rin ako. Eh paano pag 500,000 na yung subscribers ko? Magiging editor pa din ba daw niya ako? At sabi niya, hindi naman daw pwedeng ganun. Kasi yun yung time na napag-usapan namin na darating yung punto na hindi na lang daw ako editor. At alam niya na mag-grow ako sa sarili ko to be a content creator myself. Alam kong kayang-kaya pa rin ni Coco niyan dahil nasa dugo niya naman ang pagiging YouTuber. Ang pagiging YouTuber, wala sa editor yan. Nasa content creator yan. And I think one big example of that is Kong TV. Kahit naman sabihin natin na paiba-iba siya ng editor, alam naman natin sa sarili natin na kaya niyang gumawa ng content sa sarili niya. And yun yung isang bagay na hanggang ngayon iniidolo ko mula sa kanya. Yung taba ng utak niya. Nakakatuwa lang isipin na aware din siya sa mga pwedeng mangyari in the future. And isa pag nakakatuwang bagay dito, since wala nga akong kamalayan sa kung anong pwedeng mangyari sa landas na tatahakin ko, no, siya yung naging gabay sa daan na lalakaran ko. Kaya maraming salamat sa'yo, boss amo, pero former, pero idol na nga. And we both agreed na darating ang panahon na to, no, na kailangan ko mag-grow on my own. Hindi nakadepende sa kanila, kundi sa sarili ko lang. Yes, may tulong nila, pero yung sikap, nasa akin na. And don't worry guys, I'm well aware naman na hindi mag-exist si Josh Pint kung walang Kong TV. Kasi in the first place, kung bakit ko naman din ginawa yung channel na to, na-inspired din ako sa kanya. Pero nung oras na yon na nag-uusap kami, naniniwala naman din ng isang Kong TV na kaya ng isang Josh Pint na tumayo sa kanyang sariling paa. At yun na siguro ang suporta ng isang boss kong na kahit sinong amo man in the future ang aking pagtrabahuhan, yun ang isang bagay na hindi nila matutumbasan. At lagi nyo palang tandaan guys, no, huwag nyong ikumpara ang page 1 mo sa page 20 ng iba. Kasi sila, may pinagdaanan na sila at may naisulat na sila sa bawat pahina nila. Lagi yung tandaan na makakasulat ka lang ng bagong pahina kung may hakbang ka ng ginagawa. Kaya simulan mo na. At wala naman sigurong nagiging the best ng isang bagsakan kasi lahat ng mga naging the best ay may sinisimulan. So you wanna be the best sa isang bagay. Am I right? Tama ba? Tama? Kasi kung tama ako dyan, now is the time to do that. Now is the time to start. And now is the time to like, comment, share, and subscribe kay Josh Pint. So kung nagustuhan nyo itong video na to, malamang i-like nyo na. And kung gusto nyo mag-share kayo ng sentiments nyo or yung kung anong journey man yung pinagdadaanan nyo, pwede natin pagkwentuhan sa comment section. And stay great, be great. Remember that we are called for greatness. And remember to subscribe to Josh Pint because we are about to hit 1 million. Skip to 2021. You might ask kung anong plano ko. Gusto kong maging YouTuber! Kawig mo si Joao. Bagay naman sa'yo, Lods.